Andreas Nunulido. Ito nga pala yung vlog namin sa AP, Group 3. Pero bago tayo mag-start, mention ko lang mga members namin. Catherine Ruth Lumayo, Dave Dueñas, John Ventura, Terrance, Jane Binario, Imalay Pasilan, Miguel Del Santos, Natalie Baga, Ray Java, Uelami Asuncion, Vanessa Chanel Miklat, Tyrus Aiden Tag. Shoutout nga pala sa editor namin, Chris Jacob Del Serna, thanks pre. Shoutout ka rin kay Sir Bacani, thanks for opportunity. Yun lang guys, thanks for watching, back to the video. Ang industriya ay ang pangkabuhayang gawain na kaugnay sa pagproseso ng hilaw na sangkap sa paggawa ng mga bagong produkto. Ang industrialization ay tawag sa pagpapalit ng paraan sa pag-produce mula sa gawang kamay tungo sa paggamit ng mapinirya. Maaari rin itong tumukoy sa pag-unlad ng lipunan o bansa mula sa ekonomiyang agrikultura tungkol sa ekonomiyang namatay sa makinada bilang paraan ng produksyon. Bumubo sa sektor ng industriya, pagmamanufaktura, tumutukoy sa paggawa ng bagong produkto mula sa mga hilaw na sangkap. Sa subvector na ito ay pinoproduce ang consumer goods o mga produktong kinukonsumo ng mamamayan tulad ng pagkain, damit at ang capital goods. Makinarya, pagproduce ng isa pang produkto at pagpapaunlad sa mga gawaing agrikultural. Construction, industriya sa paggawa ng mga infrastruktura, halimbawa tulay, bahay at iba pa. Pagmimina, pagkatas ng mga mineral mula sa lupa. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, tinatayang nasa 9 million hektarya ng Pilipinas ang potensyal na pinagkukunan ng ginto at nikel. Hindi lang sa pag-export kung hindi maging sa pagpapaunlad sa sektor ng industriya, tulad sa pagmamanufaktura sa electronic device. Pinagmumula ng serbisyo, kuryente, gas at tubig ang mga serbisyo rin na ito ay ang mga gamit upang higit pang paunlarin ang mga iba pang industriya sa bansa at gamit sa pagmamanufaktura ng sasakyan. Ano ang kahalagahan ng industriya? Ang paglikha ng mga hanap buhay. Mahalaga ang sektor ng industriya sa isang bansa na may lumalaking populasyon, sapagkat tinutugunan ng mga produkto mula sa sektor ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Nagbibigay ng iba't ibang uri ng produkto, nagkakayahan ng sektor na mag-produce ng iba't ibang produkto at ng maramihan. May kakayahan na magbago ng ayon sa panlasa ng mga mamimili. Kontribusyon sa pabansang kita. Malaki ang kontribusyon ng industriya sa pabansang kita. Ang mga produkto na mula sa sektor ay naipagbibili hindi lamang sa loob kundi pati na rin sa labas na bansa. Mula sa sektor ng industriya, ang 31% ng GDP ng Pilipinas noong 2012. Paglilang sa mga kasanayang pang-industriya, mayaman sa lakas paggawa ang Pilipinas, subalit sa kabila ng bintang ito ay nananatili ang kakapusan ng bansa sa mga manggagawang may angkop na kakayahan at kasanayang pupuno sa mga hanap buhay sa iba't ibang uri ng industriya. Skill gap ang tawag sa suliranin na ito. Isyong pangkalikasan, maraming pagkakataon kung saan nagsasakripisyo ang kapaligiran sa proseso ng industrialisasyon sa Pilipinas. Halimbawa rito ay pagpapalit ng gamit sa lupa upang pagtayuan ng mga estruktura tulad ng subdivision at pagawaan. Tara't makisama dahil kami ay mag-i-interview para sa mga opinion ng mga tao sa sektor ng industriya. Ano po ang reaction mo na napapalitan na ng mga machine ng trabaho ng mga tao? Actually, ano siya, parang bold na nakakatuwa at bold na medyo nangangamba. Nakakatuwa kasi nalelesen yung trabaho ng tao. Pero may pagkakataon na nangangamba dahil yung skills ng mga tao o yung talent ng ibang ng mga tao hindi na na-apply. Ano po ang masasabi mo sa sector ng industriya namin? Kung i-compare natin o kumpara sa ibang bansa, tayo ay nanghuli na. Ano po ang may tutulong na industriya para sa inyo at sa aming bansa?
siyempre, as individual, na ang tulong ng industriya sa atin, siyempre, as individual, na nakapagbigay ng trabaho sa mga mamamayan, at tulong naman para sa ating bansa is yung economy, gumaganda ang ekonomiya ng ating bansa. Ano po ang masabi mo sa pag-unlad ng industriya natin ngayon? Gaya ng nabanggit ko kanina, kung ikukumpara natin sa mga bansa tulad ng Japan, Korea at Amerika, tayo ay nahuhuli na. Pero sa ibang aspeto naman, nagkakaroon naman ng pag-unlad. Halimbawa na lang, yung mga pagkain na ini-import sa ibang bansa. At yung mga bagay na dinatanggilit ng mga ibang lahi. Kung napapansin po natin ngayon yung naging less employed na yung mga tao dahil na puro machines na yung gumagana, na dati ang mga nag-work is yung mga tao, pero ngayon puro machines na lang. Ano ka sasabi sa sektor, sa industriya natin ngayon? Ayun, maraming dito sa Pilipinas ang daming sektor, pero hindi naman kadalasan lahat ng mga sektor na yun is nagagampanan talaga yung work nila para mapaunlad yung kadalarang. Ano ang naitutulong ng industriya para sa iyo at sa atin? Kasi dahil nga may mga iba't ibang industriya sa iba't ibang larangan dito sa Pilipinas, syempre, natutugunan or nakakapag-focus yung isang industriya yun para sa particular na larangan, or is agriculture. O sa paggawa ng papel, paggawa ng oil. Ano ang masasabi mo sa pag-unlad ng industriya natin ngayon? Para sa akin, Bumagal. Kasi kahit sabihin natin na mas nag-improve siya kaysa dati, compared sa ibang bansa, talagang hindi tayo makakaabot. Thank you. Alright, yun nga lang, nalilesen yung population ng employment. Bakit? Kasi po, due to processing natin sa machine, so, kaya naman na mag-produce ng mas maraming products through machines, di ba no? So, with this, yung manpower nalilesen, kaya maraming mga unemployed na tayong dalawa nowadays. So, yun yung ilan sa mga mga effects noon na nangyayari. When it comes to modern technologies, napakarami niyang benefits, napakaraming advantages, meron ding disadvantages when it comes to industrialization. Isa yun sa mga sama pa rin. Ano po ang masasabi mo sa sector sa industriya natin? Sa sector natin ngayon, medyo nasa middle. Kasi nagso progressive tayo nowadays due to lack of productions, merong mga hoarding din nangyayari. Like yung harap na natin ngayon sa agriculture, which is yung onions, no? Umabot siya ng halos 1,000 per kilo. So, isa yan sa mga pinututukan natin sa economic sector. Which is alarming yun. Dahil pag ganon, babagsak yung kita natin sa ekonomiya. Ano po ang industriya para sa iyo at sa ay malaki, lalo na when it comes to tax, dahil dyan nang gagaling yung ating pondo para sa lahat, lalo na para sa inyo, sa mga pagdating tulad nyo, no? Dyan natin kinukuha yung ilan sa mga pondo para matugunan yung pangangailangan sa pag-aaral, lalo na sa education.
some of you applying vouchers, right? So yung vouchers na yun, galing yun sa mga taxes na naisipon natin, which is fund ng ating government. And that one is come from, ano na, kita ng lahat ng mga industriya na may ambag sa lipunan. Right? So isa yun sa malaking factor why we experience economic progress also. Okay? Ano pa ang masasabi niya sa pag-industriya natin? Ngayon, dito lang sa bayan natin, ha? So far, so good. Kasi nakikita natin na meron progress. Kamukha, sample na yung ano, ginagawang daan. Although, nakakaabala siya sa tingin ng nakararami, pero after that, malaking ginhawa yan dahil hindi na tayo nakakaranas ng traffic, no? Like, hindi katulad ng mga nakaraang ano na, until now, na ang bawal na kung sa dyan sa crossing, lagi kong malalit ka talaga pag dumaan ka dyan. So far, ngayon, ginagawa ng paraan ng government natin, no, na mag-grow widening para mas maraming makadaan ng mga sasakyan, at syempre, para mas maluwag yung biyahe. Hopefully, wala ng traffic, no? So, isa yan sa mga nilook forward natin. Alright, you're welcome na. Ito po yung unang tanong. Ano ang reaction mo na nakapalitan na ng mga machine ang trabaho ng mga tao? Negative sa part ng mga tao. Employment. Pangatlo pong tanong, anong naitutulong ng industriya para sa iyo at sa ating bansa? Production o mga taniman. Sabi mo po sa pag-unlad ng industriya natin ngayon? Mabilis po ba? Mabagal? Sa overpopulation siguro. Kaya nakukuha tayo. Kulang tayo sa product. Thank you po. First question po is, ano po ang reaction mo na napapalitan na ng mga machines ang trabaho ng mga tao? When we talk of efficiency, ano ba ang ibig sabihin ng efficiency? Hindi ko lang alam sa Tagalog. Ano? Pero efficiency is yung accomplishing the thing in the fastest and economical way. Yun ang efficiency. Pinakamabilis at pinakamatipid. So, pagdating doon sa kategorya ng efficiency, mas maganda ang machine kasi precise ang machine. Ano? At saka sa ating sa globalization, we are, kumbaga, actually, many industries now are really utilizing the machine in performing yung mga gawain. So, mas matipid at mas mabilis at saka mas ano, no, mas maayos ang gawa. As compared dun sa mga tao, syempre, ang mga tao, maraming factors eh. Unang-una, no, ang trabaho ng tao naapektuhan ng mga iba't ibang factors. Yung mga minsan, bigyan ko yung halimbawa, pag ang tao galing sa bahay,
Halimbawa, nag-away sila doon sa bahay, apektado ang trabaho niya. So more or less, yung output, apektado. Hindi mo, siguro, yung ganda, maaaring hindi maganda kasi galit siya. Ganon. Hindi katulad ng machine. Ganon. Sa simula, magastos ang machine. Ano? Pero, in the long run, mas, ano, no? Mas labor efficient ang machine. Labor intensive ang machine. So, kaya lang, maraming mawawalan naman ng trabaho. Diba? Sa kabilang banda, maraming mawawalan ng trabaho. Yung kasing kayang gawin ng isang machine, pwede ng lima o hanggang sampung tao ang mawawalan ng trabaho pagka machine ang ginamit. So, maraming mawawalan ng trabaho. Pero, marami din namang pwedeng gawin ng gobyerno para itong mga tao na ito, halimbawa, madi-displace para magkaroon sila ng kapalit sa machine at trabaho. Ano po yung masasabi mo po sa sector ng industriya natin? Masasabi ko na ang aspeto ng ating agrikultura sa ngayon ay pinapatakbo pa rin ng mga tao, no? Mga tao pa rin ang nagtatrabaho, yung nagtatanim hanggang sa pag-aani, no? Kumpara sa ibang bansa, puro machine na, no? May mga tractors na sila na nagbubungkal, tapos nagtatanim, tapos nag-harvest. Dito sa Pilipinas, mga tao pa rin ang gumagawa. So, ano bang gusto mong sagutin ko? Maganda ba na ganun ang sitwasyon? O ano ba? Sa totoo kasi, napapag-iwanan na tayo. Oo. At sa agricultural industry, medyo kulang ang tawag dito. Kung ano yung katalinuhang mana ng mga nagsasaka noon, hanggang ngayon, yun pa rin, hindi nadagdagan. So, para mapaganda natin ito, kailangan i-educate ang mga farmers natin ng mga bagong teknolohiya. No? Kailangan mag-adapt din sila ng mga teknolohiya para na sa ganun ma-improve. Unang teknolohiya siguro, ang problema natin, kaya tayo na, kaya kwan eh, walang magandang teknolohiya sa pagtatanim. Pero meron na rin mga truck sa paglilinis, mga tractor, pero wala pang ganun, no? Hanggang sa pag-ani, walang ano, no? Yung sa storage, no? Kaya nangyari yung mga magsasaka, pag naani na nila, ibenta na nila. Ngayon, binabarat naman sila ng mga kapitalista. Yung pinaghirapan nilang itanim, anihin, kasi wala nang storage, ang karamihan, proper storage, no? Bagay na dapat pagtuunan ng gobyerno. Pero I believe, with the programs of our new president, no less than the si President Marcos, na doon ang focus niya ngayon. Kaya nga si President parang siya ata ang DA secretary to monitor o improve, modernize yung agricultural sector. So hindi naman biglaan yan pero I do believe with a competent leader, this thing will be improved. At babalik tayo doon sa panahon na ay magsasaka lang ako. Hindi na magiging ganun. Isa akong magsasaka. Actually, ang mga magsasaka, sila yung may mga malalaking lupa. Oo. Kaya lang, dahil nga sa akin, tingin nila medyo, tingin nila pag anak ka ng isang magsasaka, magsasaka lang ang tatay ko. Pero hindi, I believe, darating ang time, no, na hindi na malayo na magsasaka ako. Sila itong may mga malalaking lupain na dapat tulungan, dapat i-educate pa para ma-improve. Ano po yung naitutulong ng industriya para sa iyo at sa ating bansa? Ang industriya, malaki ang kuwan, ano, naitutulong nito kasi ang industriya, pangkalahatan na, no? Ha? Industriya ng edukasyon, industriya ng
agrikultura, industriya ng ano, lahat ano. Kasi syempre pag may industriya, ang industriyang ito is kung ano, nagki-create siya ng trabaho. Nagki-create din siya ng maayos na produkto. Di ba? Oh. Tumutulong siya sa ating mga tao na maibigay kung ano yung mga pangangailangan natin. Halimbawa, industriya ng pagkain. Dahil on agrikultura, meron tayong kinakain. Industriya ng ano ba, sasakyan. Tumutulong sa atin, meron tayong nasasakyan. Diba? So una, ang naitutulong nito, nagbibigay ng kaginhawaan sa mga tao. Pangalawa, nagbibigay ito ng pagkain sa mga tao. Binubusog nito ang mga tao. Binibigyan din ito ng security ang tao. Yung mga industry ng mga cyber security o ng mga kwan, di ba? Pangatlo, dahil din sa mga industriyang ito, gumaganda ang buhay ng tao. So, it help us in our everyday life by producing what we need. Magpo-produce nito ng lahat ng pangangailangan natin. Yan ay sa ordinaryong kwan, no? Sa mamamayan, no? Ipinuproduce nito lahat ng pangangailangan natin at nagbibigay din ito ng trabaho para ang tao makabili ng pangangailangan niya. Industriya lahat yan ang nagbibigay niyan. Nagbibigay ng trabaho. So, pinapatakbo ng industriya ang ekonomiya ng mundo o ng Pilipinas. O ng kwan, no? Sa industriya natin, pinapatakbo niya ito. Dahil sa industriya, gumugulong ang ekonomiya. Ano po ang masasabi mo sa pag-unlad ng industriya ng agrikultura? Umaasa tayo, no? Sa ating bagong Pangulo ngayon, which is nakikita natin kasi hinawakan na mismo ng ating Pangulo yung agriculture sector. Naging DA secretary siya, parang ganun. Yung kanyang vice naman, naging DepEd secretary, no? Pinupusa niya yung DepEd, no? Pero ang ating agriculture, hinawakan mismo ng ating presidente. So sabi ko nga kanina, hindi na siguro nalalayo, i-improve itong mga bagay na ito. Yung magkakaroon ng mga bagong teknolohiya, ituturo ito sa mga tao, sa mga magsasaka, para mas maging magaganda ang kanilang ari, magkakaroon ng mga storage, maganda, at ngayon, meron na tayong dati, ito naalala ko nung bata ako, merong tinatawag na kadiwa. Para siyang ano, no? Ang kadiwa, isa siyang parang grocery, magandang grocery, naka-aircon din. Bata pa ako noon, kasi ang tatay ko gwardiya sa kadiwa. Siguro ang grade 1 ako noon. Yung mga nakikita ninyo sa mall, sa SM Mall na mga oranges. Ha? Dati ang mga tao nung panahon ng tatay ng ating presidente, nakakapasok sa kadiwa, nakakabili din ng mga oranges. Mura ang kilo ng bigas. Ha? Nung panahon na 'yon. Ngayon, naibabalik na, may mga kadiwa na tayo ngayon. Kaya lang rolling pa lang. Sana dumating ang problema kasi mga anak, nagiging mahal ang agricultural product natin dahil kinukuha din ng mga kapitalista, kinukuha ng mga kwan, ano? Pero nung panahon noon, bukod sa binabaksak sa palengke, meron din parang SM, parang mga ganon, no? Hindi naman SM, parang yung mga gandang groceryhan na naka-air condition, kadiwa nung araw na yun, na nabibili mo yung mga agricultural product natin ng mura. Nai-enjoy ninyo. So, meron ngayon, ganyan. Kaya lang, rolling pa lang sila. Di hamak na mas mura. Kaya nga, yun ang maganda ngayon. Naniniwala ako sa pamunuan ng ating presidente sa pamagitan niya ngayon na babalik ang mga magsasaka, magkakaroon ng dignidad sa kanilang sarili dahil sa mga magagandang programa, at ang mga tao naman, makakabili tayo ng fresh from the farm
sa pamamagitan ng kadiwa na bagay na nangyayari na ng mura. Alam ninyo kung makikialam talagang gobyerno, halimbawa, at sana nga, no, gobyerno na mismo ang bibili ng mga, tawag dito, ng mga ani ng mga tao, may bebenta nila ng mura. Kasi ang nangyayari kasi, dumadaan pa sa kapitalista yung ating mga produkto, yung mga agricultural product natin, nakokontrol ngayon ng mga kapitalista ang presyo. Samantalang kung gobyerno mismo ang bibili at ibebenta sa atin, mapoproteksyonan tayo. Ma-enjoy natin yung mga fresh na mga produkto sa mababang halaga. Minsan kasi yung mga kapitalista, kahit hindi na fresh, syempre, binili nila yun, ibenta pa nila sa atin. So, happy ako sa ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Grabe ng focus nila din kasi ngayon. Salamat po.